Nitong Huwebes, nagulat na lang ang sambayanan sa balitang si dating Pangulong Noynoy Aquino pumanaw na sa edad na 61. Balikan po natin ang mga naiwan niyang alaala. Sa mahigit 100,000 mga litrato na nakuna ni Tata Gil kay dating Pangulong Noynoy Aquino, ito raw ang kanyang pinakapaborito, ang pagpasok nung nooy bagong halal na presidente sa Malacanang. First time ko siya nakita na naglakad, papasok sa Rizal Hall, yung main function, di ba? Ladies and gentlemen, please rise for the President of the Republic of the Philippines. Talaga, ito na siya, papasok na siya bilang presidente. Si Tata Gil ang hepe ng close-in photographers noon ng dating Pangulo. Naging chief photographer ako sa ebordyaryo, naging photo editor ako ng ebordyaryo. Pero ito pa rin ang pinakamataas na para sa akin. Mga credential kung tawagin. Ikaw ang photographer ng presidente. Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? His Excellency, Benigno S. Aquino III. Araw-araw siyang nakabuntot at nakatutok kay PNoy sa loob at labas man ng bansa. Hindi naman siya katulad ng ibang politiko na bawat litrato, titignan na titignan. Ayoko niyan, titignan. Wala siya, hindi siya gano'n. Bahala ka. Although, dapat alam mo na kung anong maras ang ikagaganda ng litrato. Kunyari, kung top shot yan, iwasan mo yan kasi kita yung medyo malabok, no? May tungkulin ang bawat local government unit. Sa kabila ng pagiging punong ehekutibo, nakahanap pa rin daw ng oras si PNoy para sa sarili, na isisingit ang kanyang hobby 208 bilang gun enthusiast. Yung magazines kasi have to be tuned, kaya marami. Tapos this is a high capacity pistol. Yung front sight is fiber optic. Magaling siyang tumarin. Galante rin daw si Noynoy. Pag nasa isang shoe store kami, hindi na sabi sa lahat kasama niya, oh, mamili na kayo dyan, gusto niyo. Bunots na pera dyan. Pero ang paborito raw talagang gawin ng dating Pangulo, ang makipag-bonding sa kanyang mga pamangkin, kasama na sina Josh at Bimby. May mga pasyal-pasyal niya. Medyo mas madalas, bata yung kasama niya. Ang dalawang pamangkin niya. Parang siya talaga hindi siya presidente sa mga panahon na yun. Parang ordinaryong tao lang siya. Diyan, nagtatali siya ng sapato, sabay naglalakad siya, mo-order sa mga fast food, at may pila siya mo-order para sa mga samahan. Pero napansin din daw ni Tata Gil na si Noynoy madalas mapag-isa. Nailitrato ako dyan na nasa ariplano siya, nakatingin siya sa bintana. Wala siyang katabi, siya mag-isa lang. Isipin mo na lang, sa gabi, pagtulog, pero mo siya mag-isa lang, wala siyang kausap, wala siyang katabi. Ngunit sa 7 taong pagiging close-in photographer ng dating Pangulo, ito raw ang litratong hinding-hindi niya malilimutan. Yung mag-isa siya sa desk niya na parang malungkot siya, halos last day na yun ng term niya. Bala kong siyang gawa ng libro, Coffee Table Book, The Other Life of PNoy. Bukod sa larangan ng relief. Pero ang binabalak na Coffee Table Book nitong Huwebes, naunahan na ng isang nakagugulat na balita. Si Yoli, pinakayaya niya. Tatanong niya sana kung ano yung breakfast niya. Biglang lumabas. Kuya Nori, baka pwedeng puntahan mo si Sher. Kung paano ko siya iniwan kagabi, ganun din ngayong umaga, nasa lazy boy siya nakaupo. Itinakbo sa ospital si Noynoy, pero huli na noon ang lahat. Sa edad na 61, si dating Pangulong Noynoy Aquino namatay dahil sa renal disease secondary to diabetes. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. God blessed me because we made our peace May 18. Nagpapasalamat ako na napatawad ako at minahal ako. And to the end, ang tinuring niya sa akin ay ako yung kanyang bunso. Pinangako ko sa kanya, gagawin kong lahat to just be even 1% of what he is
as a man and as a Filipino. Isang lalaki sa limang anak ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Sa Amerika sila nanirahan ng 3 taon noong panahon ni dating Pangulong Marcos. 1983, umuwi si Senador Ninoy. Pinaslang sa tarmac, kaya ang buong pamilya umuwi ng Pilipinas. Hanggang napatalsik si Marcos at ang umupong presidente si Pangulong Cory Aquino. So help me God. So help me God. 1987, nakaligtas si Noynoy matapos tambangan sa isa sa mga tangkang kudeta noong termino ng kanyang ina. Kalaunan, sumabak rin si Noynoy sa politika. Naging kongresista ng Tarlac, naging senador. Hanggang isang araw, nung siya at ang kanyang bunsong kapatid na si Chris, ipinahayag na ang kanilang ina may malubhang sakit. The results show that our mother is suffering from cancer of the colon. The whole time kept on asking, di ba, went through the whole stage, yung denial, yung anger, yung lahat. Talagang lahat ng mga kami siguro, ganun na rin talaga. Hayop naman sitwasyon to, bakit talaga yan? Para bang hindi pa ba naman namin lalampasan yung quota namin. Sa pagbuhos ng pagmamahal sa libing ng kanyang ina, nakitaan ang posibilidad na si Noynoy pwede ring maging presidente. So bukas ka na sa possibility that it's Noynoy Aquino, LP presidential candidate for 2010. Ngayon talaga mo, hindi ko makita na ibang response kundi maging open. Are you prepared to win or are you prepared to lose? I will not enter into it knowing that I will lose and frustrate everybody who's supporting me. Go into battle, there has to be naman a chance of victory. Otherwise, it's immoral. Hanggang kumasa na nga siya para sa eleksyon 2010. Sumali sa aming cooking challenge kasama ang ibang presidentiables noon. Oh, ngayon lang natin makikita na magluluto si Senator Noynoy Aquino. Mag-assist. Mag-assist. Pero seriously, hindi ka nagluluto? Prito. Ayaw, pwede sa oven toaster. Dali lang pala. Nung buhay ba mami nyo, Senator Noy, nag-assist ka rin ba pag nagluluto siya? Ako'y nagbabantay. Ano yung taga-tikim? Oh. Si Chris, ano niluluto niya for you? Then for all of us, the last time, I think it was roast beef. Pero habang kinakain mo, may konti pakonsensya. I woke up at this time, I had to massage the beef with all of these spices, and, I had to let it set, I had to defrost it, and, so para nahiya ka na tuloy isubo na kung gano'ng kahaba niya pre-repare, dapat natin gano'ng kahaba mo rin lalasapin. Dahil popular, nagkaroon ng impersonators. Katulad ng picture-perfect daw niyang ka-look-alike si Venancio ng Dagupan. Ako si Venancio Medina, ang Pinoy ng Dagupan. Mr. President ang tawag nila sa akin dahil kamukha ko nga raw si President Noynoy. Kung paano yung kasikatan niya, ganun din lang nangyayari sa akin. Kumusta kayo dyan? Maraming nagpapapicture. Pumupunta dito sila dito sa aking shop. Sa botong 15 milyon. Ako, si Benigno Aquino III. Naluklok si Benigno Noynoy Aquino III bilang ika 15 pangulo ng Pilipinas. Kayo ang boss ko. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Saan daw ba papunta itong tuwid na daan na ito? Yung vision is, yung demokrasya para sa akin pinakamagandang sistema. Bibigay ka ng gobyerno na umaandar. Yung kaban ng bayan, tamang pag-ugol. Ang central vision, hindi ko tanggap yung nangyayari. No? At pwedeng paniwala ko, kaya natin palitan to. At yung paniwala ko, ginagawa na natin pagpapalit ngayon pa lang. Pero matapos ang kanyang termino, nanahimik siya bilang private citizen.
Hanggang nitong November 2019, nung nagsalita si Chris. The very fact na wala siya dito today, he's not okay. He's alone in Times Street. He is not well. Please include him in your prayers because he needs strength. Nabalita ring ilang beses naglabas-masok ng ospital ang dating Pangulo. Pero nitong Pebrero, nakapagdiwang pa siya ng birthday kasama ang ilan niyang mga kaibigan. Happy birthday! Happy birthday to you! Yun na pala ang huli. Ngayon ay naglamula, saan na hangga? Administrasyon ni PNoy, tatak ng mga Aquino, yung paglaban para sa demokrasya, yung patuloy na pagrespeto sa mga rights ng mga Pilipino, parang high-flying policy na ipinaglaban niya, yung pagharap mismo sa international court para hingin yung pagkilala na ang Pilipinas ay may karapatan at merong kalayaan na mag-access dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Paglagda ng ng Bangsa Moro. Yung isa rin yung kanyang polisiya na bagamat hindi niya original, ito yung 4Ps. Andon yung kanyang liberal na pagtingin kung paano ang kalayaan ng pamamahayag ng press, ng media. Noong 2009, nung inanunsyo yung tatakbo siya, may nagtanong kung how he would like to be remembered pag natapos. Sana mamiss ako ng mga tao. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Kahapon lang, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Noynoy. May babalik bang kasama ang kanyang ama't ina. Samantala, bilang pasasalamat, ang official photographer ni PNoy na si Tata Hill, ibinigay sa puntod nito ang paborito niyang litrato ng kanyang boss. Wala man na si PNoy, ang mga alaalang iniwan niya mananatili. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.